Bakit nga ba tinatawag na Tree of Life ang puno ng niyog? Saan nga ba kabilang ang bunga nito? Kapag nakakakita tayo ng puno ng isang niyog, ang pinakaunang naiisip natin na produkto nito ay kopra, na pwedeng kumita ng malaking halaga. Ngunit maliban sa kopra, ay marami pang pakinabang mula sa puno ng niyog. Ito ay isa lamang sa mga puno na nasa aming farm at isa kami sa mga magsasakang Pilipino na napakalaki ang kontribusyon ng niyog sa aming pamumuhay mula noon magpahanggang ngayon. Ang niyog ay karaniwang ginagamit sa iba't ibang larangan, kaya ating balikan at isa-isahin ang kahalagahan ng tinaguri ang puno ng buhay. Ang niyog ay isang uri ng puno ng palma na may isang tuwid na tangkay na maraming kapakinabangan at mahalagang pinaggagamitan mula noong sinaunang panahon. Ito ay may scientific name na Cocos nocifera, na bagamat ang alam ng karamihan na ito'y isang nut, ngunit ito'y kabilang sa prutas. Kahilera nito yung mga prutas na may matitigas na buto, katulad ng mangga, yung apricots, dates, at marami pang ibang mga may matitigas na buto, at ang tawag sa kanilang lahat ay drupes. At lahat ng bahagi ng punong ito ay may pinaggagamitan mula sa bunga na paborito nating kainin dahil ito'y mayaman sa mga minerals and vitamins na kailangan ng ating katawan. At higit sa lahat ang kopra na siyang may pinakamalaking contribution na produkto sa ekonomiya ng ating bansa. Dahil sa mga nakalipas na taon, ang Pilipinas ang siyang pinakapangunahing supplier nito sa mundo. At karamihan sa mga magsasakang Pilipino, ito ang pinaka-main source of income nila. Napakaraming benepisyo ng oil na nagmumula sa punong ito na demand sa iba't ibang bansa, mula sa pagpapaganda ng buhok at balat, ginagamit sa pagluluto na malaki ang benefits sa ating kalusugan, ay marami pang ibang form na pinaggagamitan nito. Maging ang sabaw nito na kahit noon pa man ay proven na ng mga ninuno natin na napakalaki ng tulong sa mga taong may mga renal disorder o sakit sa bato. Dahil ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ito ay nakakatulong sa pagtunaw ng bato sa daanan ng ihi ng isang taong apektado sa pamamagitan ng pag-inom ng sabaw ng niyog na may mga direktiba mula sa mga eksperto kung papaano ang procedure nito. Ito rin ay high sources of electrolytes na mas mabisang inumin pagkatapos ng workout kumpara sa mga inumin na ipinopromote sa mga social media. Maliban dito, ang sabaw ng niyog ay ginagawa ring suka na mas maganda ang benefits sa tao dahil ito'y isang organic kaysa sa ibang mga uri ng suka na marami ng preservatives at harmful sa katawan ng tao. At ginagawa ring beverage ang sabaw nito, particular na sa kanayunan na tinatawag na tuba o lambanog sa Tagalog, na malaki rin ang benepisyo ng pag-inom nito in moderation. At ang katawan ng niyog ay ginagamit sa paggawa ng bahay at iba't ibang uri ng istruktura na pwedeng gawin ng isang karpintero. Ang baho naman na siyang pinagmumula ng bunot na ginagamit ng mga tao sa tahanan at ginagawang iba't ibang disenyo pagkatapos ay ibinibenta na pinagkakakitaan ng karamihan. Maging sa kabundukan, ang ugat nito ay ginagawang alternatibong panggamot sa sakit ng tiyan at pangangati. Gayon din, ang laman nito ay ipinanggagamot sa sugat. At ito'y subok na ng mga taong nakatira na malayo sa paggamutan. Maging ang dahon na nagagamit bilang dekorasyon o palamuti. At higit sa lahat, ito'y ginagawang bubong at dingding ng bahay at iba't ibang mga kasangkapan sa loob. Ang gitnang bahagi naman ng dahon na pinagmumula ng walis tingting na marami ring pwedeng paggamitan. Kaya makakagawa ng isang bahay na lahat ng mga materials ay mula sa punong ito at makakasurvive sa gutom ang isang tao kapag may punong niyog. Dahil dito kaya tinagurian itong the Tree of Life. At marami pang iba't ibang pwedeng paggamitan mula sa coconut tree na wala sa mga nabanggit.
Sana po ay muli kaming nakapagbigay sa inyo ng mga dagdag kaalaman tungkol sa punong ito. At kung first time nyo pong nakapanood ng aking video, ay paki-like and subscribe na lang po ng aking channel upang ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you for watching, guys! See you on my next video!